Magandang araw sa inyong lahat. So, kami ng aking pamilya ay andito sa isang sitwasyon na nararanasan ng karamihan. So mamaya ipapaliwanag ko. Sa ngayon ay gagawa ako ng isang herbal. Ito po ay turo ng aking nanay sa probinsya. So, ako ay magpapakulong ng mainit na tubig. And then, ito daw ay gawing pang-inhale doon nga sa mamaya ko na ipapaliwanag. So, gagawa muna po ako ng yun nga is tulad ng sinabi kong gamot. So, ayan, meron na po ako dito nakahandang luya. Pwede na rin to siyang hindi balatan kasi pang-inhale lang naman to na naaamoy niya yung amoy na ito. So ito ay luya. So kanina may naano na ako. May nagawa na ako kanina. Dinagdagan ko lang. Pwede na rin to kahit hindi na siya balatan pero binabalatan ko siya. Yung bawang. So, kanina may nadudurog na ako. So, medyo kunti pa kayo dinagdagan ko. So ngayon, lalagyan ko siya ng asin. So, madilim. Tapos, lalagyan ko siya ng mainit na tubig. Isasalang ko lang to. So, yun na po, nakasalang na siya. So, antayin ko siyang kumulo. So, ayan, kumulo na ang aking pinakuluan. So, dadalhin ko na doon sa kwarto. Tatalukbongan ko siya ng kumot para yung usok hindi yung init hindi makasingaw.
Buksan mo na. Ano na, malamig na, mainit. Mamaya na lang. So malamig na daw sa tatanggalin ko na yung kumo. Bakit nag-face mask ka ha? So yan po siya. Pawis na pawis. So andito na po ako ngayon sa aming kwarto. Bali po kasi siya nasa kabilang kwarto. Nilipat po siya o binukod siya doon dahil nga po may mga bata dito. And din yung bunso ko po ay may asma po siya. So, delikado po talaga. At hindi rin po nag-face mask yung mga anak ko. Kahit pagsabihan mong mag-face mask, tinatanggal. So, ngayon po, ganito po kasi yung nangyari. Sa trabaho po niya, so required po talagang magpa-swab test sila. So, kahapon ng umaga, nagpa-swab test sila. So, yung result nga po ay positive. So, pagka-uwi niya, sinabi niya kaagad, pinakita niya yung result. And then, ang ginawa ko ay, pumunta po ako sa barangay, nakipag-coordinate po ako dahil yun po ang bilin ng nurse doon. So, bali siya ay nagtatrabaho sa Toyota, and din doon po sila nagpa-swab test kahapon. So ngayon po ay ito po ang mga naranasan ko ngayon, naranasan din po ng karamihan sa buong mundo po. So masasabi ko po ay sobrang hirap, maninibago ka. So ako natatakot ako, hindi ako natatakot sa sarili ko, natatakot po ako sa mga anak ko. Diba? Hindi ko ma-explain yung nararamdaman ko. Basta natatakot ako para sa kanila. Kasi maliliit pa po sila. I-virus po itong kalaban na to. So, yun po. Yun nga po, nakipag-coordinate ako sa barangay. So, ang sabi po kahapon ay baka po ililipat kami kasi ako, kami yung ka-close contact niya, baka kaming pamilya ililipat. Hanggang ngayon wala pa po, so nag-antay pa po ako kung ano yung mga napag-decision na ng kapitan or doon sa barangay. So dahil binungkod naman po siya, nasa kabilang kwarto pero isa pa rin po yung CR namin at may nangungupahan din po sa taas. So ang ginawa ko lang po ay tuwing naghugas ako sa pinggan niya, natural binubukod po yung pinggan niya, yung mga ginagamit niya. Then binubusan ko ng mainit na tubig yung lababo, and din yung CR po namin ay talagang nag-ano ako ng Dolox. Dolox po, parang isa din po yung siyang Sondrox pero Dolox po na ba. So, ayan po,
Ang nakapag, ano po talaga nakapagpapahirap sa akin ay yung hindi po ako makalabas para makabili ng pagkain namin. So, yun po, bawal kaming lumabas mag-anak. So, kaninang umaga, naghatid po sila dito sa amin na ito, 5 kilo to, 2 balot, bali 10 kilo, din may mga dilata, mga noodles, ganun po. Yun po yung laman. So, 2 balot pong binigay nila sa amin kanina. So, sobrang hirap, hindi talaga siya madali. Kailangan ng pag-iingat. So, laban lang po talaga, tibay ng loob, tatag lang po, yun lang po talaga at dasal. So, tinatanong ko siya kung anong nararamdaman niya. Kanina ay hindi naman po siya nilagnat. Walang panlasa, walang pang-amoy, masakit po yung lalamunin niya. So, yun po, sana makapag, so yun po yung mga sintomas na nararamdaman niya. So mahirap po talaga kalaban itong virus, itong si COVID-19 kasi hindi natin nakikita. So ang dapat lang po natin gawin ay mag-face shield lagi, magsuot ng face mask. Kahit ako andito sa bahay, nagsusuot ako nito dahil ako talaga yung pumupunta dun sa kabila para maghatid at mag-prepare ng pagkain niya. And wala naman po siyang tinitake na gamot. So, ang ginawa ko yun nga po, nagpapakulo po ako ng bawang, luya at saka asin. Yun po ang ginawa kong pang ano sa kanya para mainitan po yung malalangap po niya yung amoy at yung init. So, yun lang po ay turo din po ng aking nanay. So, ginagawa ko din po. And then, sa bahay, ganito nagsusuot ako dahil yun nga po yung mga anak ko. Hindi sila nagsusuot. So, nagsusuot saglit tapos tinatanggal na. So, ako yung pumupunta dun sa kabila. Kaya ako yung nagsusuot ng Christmas dito sa kwarto namin. Hindi ko to tinatanggal araw o gabi. Kahit natutulog ako, hindi ko po tinatanggal. Tapos lagi akong nag-aalcohol. Ayan, so mahirap pong magkaroon ng ganito na naranasan ko talaga. Sobra pong hirap. Napakalaki ng kaibahan talaga sa normal. So ayan, so mag-iingat po tayo lagi at proteksyon na ng ating mga sarili. So, yun lang po at maraming salamat.